Hello! Good day, Grade 3! Ang paksa natin ngayon ay mga uri ng pangalan. Aralin 4. Ang ating paksa ay mga uri ng pangalan. Ang ating layunin sa araling ito ay pagkatapos ng aralin, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang uri ng pangalan. Handa ka na ba? Handa ka na bang makinig? Okay, balikan natin. Ano ang pangalan? Alam mo ba kung ano ang pangalan? Ang pangalan, ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Mayroon tayong makikitang mayon pulke, ibon, lapis, at mag-aaral. Ang mga iyon ay halimbawa ng pangalan. Sagutin natin. Piliin ang pangalan na ginamit sa pangungusap. Basahin natin lahat ang pangungusap. Naghahanap kami ng masarap na ulam. Alin dito ang pangalan? Kami? Masarap? O ulam? Magaling! Ang ulam ang pangalan. Meron tayong dalawang uri ng pangalan. Ang pangalang tiyak o pantangi at pangalang di tiyak o pambalanan. Ano nga ba ang pantangi? Ang pangalang pantangi ay tiyak na pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Madalas ito ay nagsisimula sa malaking titik. Narito ang ilang halimbawa ng pangalang pantangi. Kung inyong makikita, meron kayong makikitang pusa. Ang tiyak na pangalan ng pusa ay Muning. Ang tiyak na pangalan ng bayani ay Jose Rizal. Ang tiyak na pangalan ng pulis ay Ginoong Cruz. At ang tiyak na pangalan ng cellphone ay Samsung. Ang salitang Muning, Jose Rizal, Ginoong Cruz at Samsung ay mga pangalang pantangi. Pag-usapan naman natin ang pangalang pambalana. Ano nga ba ang pangalang pambalana? Basahin nga po natin lahat. Ang pangalang pambalana ay karaniwang ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Narito ang ilang halimbawa ng pangalang pambalana. Tsokolate, paaralan, bola, at tinapay. Narito pa ang ibang halimbawa ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, subukin natin ang inyong natutunan. Sa bahagi ito, sagutin natin ang unang pagsasanay. Lagyan ng kahon ang pangalang pambalana at bilugan naman ang pangalang pantangi. Anong ating ilalagay kapag pangalang pambalana? Tama, lalagyan natin ng kahon. Ano naman ang ating ilalagay sa pangalang pantangi? Bilog. Tama, bilog ang ating ilalagay sa pangalang pantangi. Ano ang unang larawan na inyong nakikita? Magaling, sabon, safeguard. Alin sa sabon o sa safeguard ang pangalang pambalana? Tama, ang sabon ay ang pangalang pambalana. Ano naman ang ating tawag sa safeguard? Ito ay pantangi. Ang sunod na larawan ay ubas. Tama, ito ay ubas. Ang prutas ay ang pangalang pambalana, samantalang ang ubas ay salitang pantangi o pangalang pantangi. Sa sunod na larawan ay meron tayong nakikitang sapatos. Anong sapatos yan? Adidas. Sapatos. Tama, sapatos ang pangalang pambalana. Alin naman dito ang pangalang pantangi? Adidas. Tama. Magaling! Sunod na larawan ay doktor. Tama. Doktor o Dr. Reyes? Alin sa dalawang ito ang pangalang pambalana? Tama. Ang doktor ay pangalang pambalana, samantalang ang Dr. Reyes ay pangalang pantangi. Ang sunod na larawan ay candy. Anong candy ito? Ito ay Max. Max o candy, alin dito ang pangalang pambalana? Magaling! Ang candy ang siyang pangalang pambalana at ang Max naman ay ang pangalang pantangi. Magaling! Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Dito na tayo sa sumunod na pagsasanay.
Tukuyin kong ang pangalan ay Pantangi o Pambala na. Si Aling Maring. Ang Aling Maring ba ay Pantangi o Pambala na? Pantangi, magaling, Pantangi. Sapatos. Ang sapatos ba ay Pantangi o Pambala na? Magaling, Pambala na ang sagot. Ano naman ang inyong nakikita? Pasyalan o palaruan? Ang pasyalan o palaruan, Pantangi ba o Pambala na? Tama, ito ay Pambala na. Ang sunod na larawan ay nagpapakita ng gatas. May pangalan ba ang gatas na inyong nakikita? Tama, wala. Ito ay Pambala na sapagkat gatas lamang ang nakalagay. Ang gatas ay pangalang Pambala na. Ang sunod na larawan ay lovebird. Ano ang lovebird? Pantangi o Pambala na? Very good, ito ay Pantangi. Ngayon, nais kong kumuha kayo ng lapis at sagutin ang sumusunod sa inyong kwaderno. Punan ang tamang hanay ng Pantangi at tamang hanay ng Pambala na. Piliin ang mga salita sa kahon. Saang hanay natin ilalagay ang mga salitang ito? Magaling! Ngayong nagawa mo na, takdang aralin. Buuin ang chart ng pangalan. Sa unang hanay ay makikita ang pangalang Pantangi. Sa kabilang hanay ay makikita ang pangalang Pambala na. Punan ito ng angkop na pangalan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye!